Pagpalang Araw po sa bawat isa. Welcome back po sa ating channel and welcome back po sa Blessed Builders. Ayan, so ngayong araw po ito, may good news po tayo mga ka-blessed. Ayan, dahil nakapag-open po tayo ng project sa may Lakeshore Subdivision. Ayan, wow! Shout out po sa lahat po ng mga taga Lakeshore. Ayan, yung mga may lot po, mga lot owner po sa Lakeshore, sa lahat po ng mga nakatira na sa Lakeshore. Ayan, kumusta po kayo dyan? Ayan, yung pong client po natin pala ay si Sir Ed at saka po si Ma'am Lolita na nasa US. Ayan, na-meet po namin sila a few months ago. Ayan, nakapag-usap po at salamat po sa Panginoon at sa kanya po yung kapurihan na nakapag-open po tayo ng project sa Lakeshore. Ayan, napakagandang subdivision po. Ayan, kung nakapasyal na po kayo dyan, meron pong lighthouse, meron pong man-made lake. Ayan, meron pong picnic area na pwede pong pasyalan ng pamilya kung nakapunta na po kayo dyan. Ayan, ngayon pong araw pong ito, ipapakita po namin yung few clips na magpasyal po namin sa Lakeshore para makita nyo po siya. Actually, ongoing na po yung construction doon. Ayan, panoorin nyo po yung mga clips po natin para makita nyo po yung pagpasyal po namin sa lot sa Lakeshore. Ayan, before po tayo magsimula, may nais lamang po akong i-share sa inyo. Sandali po, ikot ko lang po yung camera. Ayan, may gusto po akong pakita sa inyo. Ayan, punta lang po ako sa may kusina namin. Ayan, actually, 2 weeks na po nung nabili po namin ito. Ayan, nung papansin niyo po yung singkamas. Ayan, oh. Nabili po namin ito 2 weeks ago. Ayan, nilagay lang po namin sa basket na to. Tapos, bigla na lang po napansin po namin. Ayan, oh. Bigla na siyang tumubo. Ayan. Ano po ba yung makuha natin lesson dito? Kung papansin niyo po, yung singkamas po, hindi po siya sumuko. Ayan. Kahit na nandiyan po siya for the past few weeks, tignan niyo po, talagang tumubo pa rin siya. Hindi po siya nag-quit. Ayan. So, never give up po. Never quit sa lahat po ng mga may pinagdadaanan pong pagsubok. Ano man po yung mga sitwasyon po natin, gaano man yan kahirap. Ayan o. Wala man po tayo sa mga comfort zone po natin, pero sikapin pa rin po natin mag-grow kung saan po tayo iniligay po ng Panginoon. Ayan. Yan po yung makuha nating lesson sa singkamas. Ayan, maraming salamat po for tuning in sa ating pong vlog ngayong araw. Mag-ingat po tayong lahat at pagpalain po tayo ng Panginoon. Yan mga ka-blessed. Dito po tayo ngayon sa site po natin sa may Covelandia. Yan, date po ngayon is April 2. Ayan, yan po yung mga update po natin ngayon. Kung papansin niyo po, may mga naasinta na po tayong mga blocks. Ayan. Tapos, nakapag biga. Ayan, nakapag taibim na po sila. Ayan, check po natin yung progress. Ayan, nasa harapan po ako ngayon ng bahay. Ayan, papansinin po natin. Ayan, may nakaasinta na po dito. Ito po yung master's bedroom. Tapos, ito po yung pinaka-entrance niyan. Pinaka-entrance. Meron po siyang parang receiving area dito. Tapos ito po yung main door. Pagpasok po sa main door. Yan, ito po yung magiging sala niyan. Sala and dining. Tapos dun po yung kitchen area. Yan, tapos ito pong ito. Banyo po yan. Tapos room. Room 1, tapos yung masters po, dito po siya. Ayan, malaki po yung masters dito. Ayan, halos sakop niya po yung area na to. Ayan. Tapos ito po yung banyo niya. Ayan, pagpasok. Ayan. Dito po yung kitchen yan. Kitchen area. Ayan, tapos yun po yung back door. Ayan, tapos meron po tayong access yan dito. Meron pong spiral na hagdan po dito, paakyat po sa bedroom po sa taas. May isang bedroom sa taas, tapos meron pong balcony yan dito. Tapos sa ibaba po nyan yung parking. Ayan, dito po yung parking nyan. Ayan, dito yung parking area po nyan. Tapos yung sa labas po na to, ayan, gagawin pong dirty kitchen. Dirty kitchen yung dito. Ayan o, si Teniente. Ayan o, nalipat na po. Galing kapalit.
Yan. Yan, kaya po yung mga baka na ginamit po dito is 16mm. Yan, dahil po may poste po yan papunta sa ano, second floor. Yan, tapos ito po yung finished flooring natin. Yan. Bali yung taas po yan from sidewalk. Yan, nasa 50 centimeters po yung elevation niya. Yan, from road naman po, nasa 60 centimeters. Yan, tapos ito po yung pong setback po natin dito, nasa 1.5. Yan, pinapasukat lang po namin yung ano, yung window dito, dahil meron po kasi siyang big window dito sa may yan, sa may sala. Yan, nasa 2.4 po yung sukat po ng window nila dito. Yan, big window po siya. Ayan, tuloy-tuloy po yung pag-aasinta po niyan natin dito. Ayan, since na paikutan na po ng tie beam, and mas mabilis po yung trabaho niyan. Ayan, so ito po yung mga pinakahuling update po natin dito sa may Covelandia site. Ayan, proceed po tayo sa ibang site po natin. Ayan, mga kablasa, nandito tayo ngayon sa may Mabalacat site. Yan, check po natin yung update. Nag-aasinta na po sila dito. Natapos na yung tie beam. Ayan, nasintahan na po. So, check po natin yung progress. Ayan, nandito po ako ngayon sa may bandang harapan po ng site. Ayan, naka-asinta na po. Tapos yung dalawang opening po na to, awning window po yan, magkabila sa master's bedroom. Tapos yung mga poste po natin, yan, nakatuyo na po lahat. Yan, paikot. Yan. Yan, daan po muna ako sa may gilid para makita nyo po. Bale, itong gilid po to, access po siya papunta sa may dirty kitchen or yung service area. Bale, itong portion po na to, bubong na rin po ni na tita. Yan, tapos magiging laundry at saka po dirty kitchen yan. Yan, punta lang po ako dito. Yan, tapos ito pong sink na to, i-re-retain po namin yan. Ganyan din po kahaba yung request niya ni na tita. So yan, i-re-retain po yung ganyan kahaba na sink. Tapos i-finish lang po namin. Lalagyan po ng tiles, lalagyan po ng backsplash. Tapos yung pong flooring niya, cement finish. Tapos yung bubong po niya is naka-spandrel po siya. Yan. Tapos itong part na to, yan. Ito po magiging service area to. Yan. Tapos dito po tayo ngayon sa may back door. Ayan, papasok po yan. Dito yung bedroom floor nila. Tapos ito po yung sa may kitchen. Buta po ako sa may likod para makita nyo po ang buong layout ng bahay. Ayan, dito po ako ngayon sa may pinaka likod na part ng bahay. Yung pong kitchen area. Ayan, bale, ito po yung magiging entrance niyan dito. Tapos ito po yung magiging sala. Ayan, sala, tapos kitchen. Ayan, tapos dito po yung mga rooms nun sa gilid. Master's bedroom, tapos bedroom 2, bedroom 3, tapos meron pong pang-apat na bedroom dito. Tapos ito po yung magiging common CR niyan. Dito po. Ayan.
Yan, tapos po may mga konting changes lang po sa layout ng mga window tsaka ng yan, ito pong malaking opening na to. Yan, ito po sa gilid na to, big window po yan. Yan, katapat po siya ng living area. Yan, instead of sliding door, ko-convert po natin siya ng big window. Yan. Tapos mag-a-add din po ng fixed glass window dito sa may bar counter. Dito po kasi yung bar counter niyan, tapos papa-add po tayo ng fixed glass dito. Yung request po ni na tita. Ayan, tapos yung elevation po ng bahay, kung titignan po, mataas po siya. At siguro abot po ng mga 60 to 70 po yung total elevation ng bahay. Supposedly it should be 50 centimeters, pero kapag inilagay po natin yung mga debris ng old house, yan, abot po siya ng mga 60 to 70 centimeters po yung elevation po ng bahay. Yan, dito po yung magiging pinaka main entrance niyan. Yan, tapos ito pong side na to. Yan, access po ito papunta sa may yan, dito po sa may bodega po nila. Or yung storage. Yan, nasa 2 meters po yung space dito. Yan, so okay na po tayo dito mga ka-blessed. Bali, nasa 19 na poste yung pong nakatayo dito. Yan, ito po yung mga pinaka-huling update po natin sa may Mabalacat site. Yan mga ka-blessed, pinagpalang araw po sa bawat isa. Yan, nandito po tayo ngayon sa Lakeshore. Yan, Lakeshore Pampanga, Westwood Village. Yan, salamat po sa Panginoon, meron po tayong naghihintay na project dito. Yan, yan po yung lahat, mamaya papakita po natin. Yan, marami pa pong bakante dito, pero may bahay na dito sa may left side ng bahay. Tapos yung ibang mga subdivision po, ayan o. Yan, meron na ibang, may mga nakatayo na po sa ibang mga subdivision. Lakeshore po kasi is consists of different subdivision. If I'm not mistaken, nasa 11 subdivision po yung nasa loob po ng Lakeshore, and Westwood Village po is one of them. Ayan, so papakita po natin yung lahat po ng mga client po natin, and shout out po kay Sir Eddie at saka kay Ma'am Lolita. Ayan, na nasa US po. Bali, yung pong gagawin po natin bahay dito, baka po retirement home po nila. Ayan, maraming salamat po sa pagtitiwala po ninyo sa Blessed Builders. Ayan, na-meet po namin sila noong December, a few months ago. Nag-visit po kami sa lahat po nilang ito, and then eventually po, salamat po sa Panginoon, naging okay po yung pag-uusap po namin. Kaya po, ayan, pinrasas na po namin yung mga permits, yung mga sign and sell plans. Pinrasas na po namin for the past few months, at salamat po sa Diyos at na-release na po yung permit po natin. Papakita ko po sa inyo yung lot, yung pong total lot area po dito is nasa 285 square meters. Yan, bali po yung dimension po ng lot is nasa 20 meters po, mahaba. Yan, 20 po, start dito hanggang doon. Tapos yung po sa frontage po niya nasa around 14.27 meters. Na-survey na po yung lot natin. So, ito na po yung mga muhon. Yan. Yan na po yung unang muhon. Yan, tapos papunta po dito sa dulo. Yan. 20 meters. Yan, so, mahaba-haba po ito, 20 meters. Yan. Ito yung dulo po ng isang muhon. Yan, tapos from dito sa muhon na to papunta po doon, ay nasa 14. Yan. Ito po yung next muhon. Yan. Bali, since dalawang lot po niyan to,
Yan, bali yung pong property niyan dito is yung kalahati. Kalahati po. Kaya kung magbabakod po, kailangan po yung occupy lang po natin yung kalahati po ng mall. Yan, tapos papunta po dito sa pinaka huling mohon po natin sa may harapan. Ayan, dito po sa banda. Ayun. Ito po. Ito po yung last mohon. Ayan mga ka-blessed, pinagpalang araw po sa bawat isa. Nandito po tayo ngayon sa site po natin sa may lakeshore. Ayan, nasa likod po yung lot. Nasa akin na rin po yung mga IDs. Ayan, ng mga workers natin dito. Ayan, na-release na po today. Tapos, ongoing po yung pagdadump po ng mga materials. Ayan, pakita ko po sa inyo. Ayan, meron na po tayong buhangin dito. Tapos, meron na rin pong graba. Ayan. Graba, tapos yung mga blocks po natin. Nandyan na. Pati po yung mga materials natin para po sa layout at paggawa po ng barracks. Ayan, una po muna gagawin dito is yung barracks po, tsaka po yung banyo. Ayan, yun po yung requirement nila dito. Ayan, pati po yung mga bakal pinapababa na po namin. Minsan na po yung delivery dito. Dahil per delivery po ng mga materials dito, may bayad po. Ayan, wala pong libre sa lakeshore. Per delivery po ng truck, nasa 200 pesos po yung binabayaran namin. Kaya pinaminsanan na po namin yung mga bakal at saka po yung mga pang-layout. Ayan, saka nagpasama na po kami dito ng ilang semento. Ayan, ilang semento pang gawa po ng barracks. Ayan mga ka-blessed, nandito po tayo ngayon sa lakeshore. Ayan, bali yung na-upload pong video kanina, bali a few weeks ago po yun, siguro mga 2 weeks ago. Pero ngayon po, date is April 13. Yan, last day po ng mga boys before Holy Week. Yan, so kanya-kanyang bakasyon po niyan. Yan, so papasok na po tayo sa lakeshore. Yung po palang lakeshore, yan. Ano po siya? Subdivision, tapos may subdivision sa loob. Yan, oh. Ganda ng mga bahay. Yan, iba't ibang ano po, subdivision sa loob ng subdivision. Yan, meron pong yan, isang subdivision po yun dito. Yan, Ayola. Alam ko Ayola po to. Yan, no? Ayola subdivision. Tapos may ibang subdivision din po. Yan, merong Ayola East, merong Ayola South. Yan, so may mga bahay pa po dito sa may gilid. Ayan, tapos dito po yung chapel nila. Meron silang chapel dito. Ayan, nakita nyo po yung chapel na yan. Yan po yung pinaka main chapel nila. Ayan, tapos yung papunta po doon, yun po yung pinaka office po nila, yung homeowner's office. Dito siya. Tapos may another subdivision naman po doon. Meron na naman po subdivision banda doon. Ayan, alam ko pa nasa 11 na subdivision yung nandito. Ayan, tapos dito sa gilid, yan, bakante pa po. Hindi ko alam kung anong balak ng lakeshore dyan, pero bakante pa po yan. Ayan, tapos dito po yung lighthouse. Kung familiar po kayo sa lighthouse, yung mga nagpasyal na po dito. Ayan, may lighthouse po dyan. Tapos meron din silang parang man-made lake, kaya tinawag po siyang lakeshore. Meron siyang man-made lake dito. Ayan, dito banda. Pwede pong mag-picnic dyan. Para sa family. Ayan, hindi na po kami makakapunta dyan. Pero yung mga nagpunta po dito, familiar po sila dyan. Ayan, pwedeng mag-jogging. Ayan, mag-picnic. Ayan,
kahit na hindi po taga dito, may pwede pong i-open for public yan. May bayad nga lang po. Yan, tapos dito naman po, yung mga restaurants nila. Yan, from NLEX, yan, pwede ka mag-stop over dyan. Yung Petron, Starbucks, yan, iba-iba pong kainan yung pwede puntahan dyan. Yan, oh, meron pang carnival dito. Yan, dahil pinayagan na po yung mga carnival, yan, meron na dyan. Yan, ito po yung NLEX nyan. Yan, sa gilid. So gilid po siya ng NLEX. Bali, pupuntahan po pala natin is Westwood, Westwood Village. Tapos dito po pala, kapag nag-construction po dito, yung mga workers, bawal po yung naka-motor, tricycle. Bawal po, kahit na bike, bawal din po. Kailangan na may service po yung mga magtatrabaho dito. Yan, yun po yung policy po nila. Kaya yung mga boys po dito, may sarili po silang service. Yan, so malapit na po tayo sa Westwood. Tapos yung po palang security dito, medyo medyo strict kasi may guardhouse po dun sa may pinaka main gate. Ayan, kukuhanan po ng ID doon. Tapos pagpasok mo dito sa mismong Westwood Village, kukuha na naman po ng ID. So kailangan dalawa yung ID mo pagpupunta ka dito. Ayan, yun po another subdivision yun doon, East Lake subdivision. Tapos dito po yung Westwood. Ayan, Westwood Subdivision. Ayan, so kailangan pakita mo yung ID mo kay Kuya. Okay po. Ayan. So ayan, medyo marami akong bakante dito sa may Westwood. Ayan, baka may plano po kayong kumuha dito. Ayan, marami akong bakante. Hindi ko lang alam kung nasold na po yung ibang mga lot dito. Tapos yung ito, 3-story. Ano? Ayan, dahil pa pong bakante. Nagilid. Ilan pa lang po yung mga nakatayo dito. Ayan, may ongoing din po dito. Ano? Going, tapos meron pong bahay dito. Meron na pong vacant lot dito. Tapos yung site po natin, yan, bandang doon po siya sa may dulo. Yan mga ka-blessed, nandito na tayo ngayon sa site po natin. Yan, bali yung pong update na papakita po natin. April 13 po. Yan, yung po nakita nyo pong mga clip po kanina, mga video clips po kanina for the past few weeks po namin shinoot yun. Bali ngayon po, i-update po namin kayo before po magbakasyon yung mga boys kung ano na po yung pinaka-latest progress po sa site po natin dito po sa may lakeshore. Ayan, tingnan po natin. Ayan, bali ito po yung pinaka-latest na update po natin ngayon dito po sa may lakeshore. Ayan, beam na po sila. Ayan, sa baba. Tapos yung mga poste po natin, nakatayo na, nag-aasinta na po sila. Ayan, bali, nandito po tayo ngayon sa may harapan. Next vlog ko na lang po siguro papakita kung ano po yung magiging perspective nung bahay po dito. Yung po kasing mga design ng bahay dito, Mediterranean. Yung pong theme nila. So yung pong roofing po natin, mag-iiba po siya. 4 agwa po yung roofing po niyan natin dito. Hindi po siya katulad ng mga usual na ginagawa po natin na yung slope po ng roof is papunta po sa likuran. Pero ito po niyan, since Mediterranean yung theme po dito, so 4 agwa po yung roofing natin dito. Bale, itong area na po to, parking po yan.
And bali ito po yung magiging master's bedroom niyan. Tapos meron po tayong terrace dito sa may harapan. Atras ako dito para makita niyo po siya. And bali ito po yung pinaka harapan po ng bahay niyan. Ayan. Tingnan ko kung makapasok ako. Ayan, bali dito po yan yung pinaka entrance po ng bahay. Ayan, ito po yung main door. Tapos papasok po siya. Ito po sala. Sala and dining. Tapos ito pong window po dito. Meron po tayong awning window dito. Tapos meron po tayong malaking glass window dito. Ayan, itong portion po na to. Tapos awning window na naman po yung dito sa may gilid. Ayan, bali pagpasok po, ayan, sala po yung makita natin. Sala yung dito, tapos dining, tapos yung pong kitchen doon po siya sa may dulo. Yan, tapos dito pong portion na to, magkakaroon po ng parang lanay dito. May extension po yung roofing dito. Tapos meron po siyang parang lanay portion yun dito. Yan, tapos sliding po. Sliding glass door po yung lalagay po natin dito. Sliding glass door. Tapos ito po yung magiging master's bedroom po natin. Yan, itong harapan. Tapos meron pong sariling banyo sa may area po na to. Tapos yung dalawang rooms po natin. Dito po siya. Isa po dito. Bali pahaba po yung mga rooms nila dito niyan. Yan, papunta doon. Tapos another room po yung dito. Yan, dito rin po siya. Tapos ito po common CR. Common CR po yung dito. Tapos itong likuran na part po na to, ayan, yan po yung magiging dirty kitchen po. Dirty kitchen po ng mga client po natin. Yan, tapos yun dito, yan po yung magiging kusina po nila, formal kitchen. Ito, pa letter L. Letter L po yung dito. Yan, punta po sa likuran para makita po natin sa likod yung bahay. Yan, tapos nandito po tayo ngayon sa may likuran na part ng bahay. Yan, dito po yung sinasabi kong dirty kitchen kanina. Tapos ito po yung another room. Meron pong isang awning window dito sa may gilid. Tapos ito naman po, ito po yung property line po natin dito. Ito yung muhon niya. Yan, bali 2.5 po yung setback po natin dito. 2.5. Yan. Para may space pa po sila dito sa likod. Tapos ito po yung sa gilid naman. Gilid ng bahay. Yan, mga ka-blessed, yan po yung mga pinakahuling update po natin ngayon sa mga projects po natin. Yan. Enjoy your holidays po. Mag-ingat po tayong lahat at pagpalain po tayo ng Panginoon.